Sino ba naman ang hindi mapapalingon kapag nakakita ng Lamborghini sa kalye? At sino ba naman ang hindi magpapapicture kapag nakita mo itong nakaparada sa daan? Kahit na ano pang itsura ng driver nito, magiging pogi talaga sa paningin ng mga chicks. Yan ay dahil di biro ang perang kapalit upang makapagmay-ari ang sino man ng isang Lamborghini. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na ang Lamborghini ay nag-umpisa lamang sa isang insulto. Insulto na nagtulak sa isang dating bilanggo na gumagawa ng traktora upang lumikha ng sarili niyang supercar para labanan ang nang insulto sa kanya, ang founder mismo ng isang sikat na supercar brand na si Enzo Ferrari. Ito ang totoong kwento ni Ferruccio Lamborghini at sa mga pagsubok na kanyang tinahak upang malikha ang supercar na Lamborghini. Mr. Goodbye! Yeah! Ipinanganak noong April 28, 1916 si Ferruccio Lamborghini at lumaki sa Rinazzo di Centro Ferrara Province sa Northern Italy. Ang kanyang mga magulang na sina Antonio at Evelina Lamborghini ay pawang mga viticulturist o taga-cultivate at taga-harvest ng mga grapes. Bagamat marangal at payak ang pamumuhay na napili ng pamilyang Lamborghini, tila gulo at kahirapan ang nakasakal sa kanila. Sa mga panahon na yon, isa sa mga main players ang bansang Italy sa World War I. Sa madaling sabi, hindi maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng naturang bansa. Maraming mga Italian citizens ang nagugutom dala ng kawalan ng sapat na pagkain at suporta mula sa kanilang gobyerno. Kabi-kabila ang mga food shortages at kasabay pa nito ang pasakit na resulta ng gera na kanilang sinalihan. Kahit na hindi kanais-nais ang sitwasyon, hindi nagpatinag ang batang Ferruccio. Araw-araw niyang tinutulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang sakahan upang maitawid ang kanilang mga pangangailangan. Dahil isinilang at laki rin sa pagsasaka ang kanyang ama na si Antonio, plano rin itong ipamana sa kanyang anak na si Ferruccio ang kanilang lupang sakahan na kanya ring namana sa kanyang ama. Para kay Ferruccio, kahit na batak at masipag ang bata sa pagsasaka, tila iba ang direksyon na nais niyang tahakin sa hinaharap. Hindi lamang grapes ang araw-araw na chinecheck at minimaintain ng batang Ferruccio noon, kundi pati na rin ang nag-iisang traktora na gamit ng kanilang pamilya. Dito nag-spark ang curiosity ng batang Ferruccio sa larangan ng mechanics nang hindi niya namamalayan. Sa pagkahumaling nito, halos araw-araw niyang binabaklas kabit ang mga pyesa ng kanilang traktora upang pag-aralan at madiskubre ang mga bagay-bagay tulad ng kung para saan ang partikular na pyesa at paano tumatakbo ang kabuuan nito. Lingid sa kanyang kaalaman, ang bagong hobby na ito ay mag-iiba sa direksyon ng kanyang buhay. Noong mga panahon na yon, ang industriya ng mekanik sa buong mundo ay nasa murang edad pa lamang at hindi pa masyadong na-explore. Kaya naman kahit na tila mapuputol kay Ferruccio ang tradisyon ng kanilang pamilya na ipamana ang lifestyle ng pagsasaka, pinagdesisyonan niya na mag-aral ng mechanics sa Fratelli Taddea Technical Institute sa Bologna, Italy. Noong 1940, nakuha ni Ferruccio ang una niyang break sa larangan ng pagiging mekaniko. Ngunit ang break na ito ay medyo taliwas sa kanyang inaasahan dahil siya ay na-draft sa Italian Royal Air Force para magsilbi sa kanyang bansa noong World War II. Dahil sa kanyang galing at reputasyon sa pagiging mahusay na mekaniko, agad siyang itinalaga na maging isang mekanik sa Rhodes Island sa Greece para mangalaga sa mga traktora at diesel trucks noon. 3 taon matapos ang kanyang unlikely break sa karir, sumuko ang puwersa ng Italy sa Allied Powers at pumirma sa ilalim ng Armistice Agreement noong 1943. Ang Armistice Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido na naglalayong ipahinto at ipagbawal ang anumang hostile o agresibong aktibidad sa mga mamamayan na mga kasapi nila. Bagamat pinauwi ang mga Italianong sundalo noon, napili si Ferruccio na manatili sa naturang lugar para maging isang mekaniko. Dahil doon, nagtayo siya ng kanyang unang maliit na mechanical workshop sa naturang isla. 1945, nangyari ang unang matinding dagok sa buhay ni Ferruccio. Noong natapos ang gera, napasakamay ng Allied Forces ang Rhodes Island at ginawang prisoners ang lahat ng mga nakatira roon. At napasama si Ferruccio sa mga gagawing bilanggo bilang parusa sa mga natalo ng mga kasapi ng kalaban sa naturang gera. Salamat sa kanyang angking galing sa pagmemekaniko, gumaan ang kanyang sintensya. Dahil sa kanyang talento,
Ipinagserbisyo na lamang siya ng mga sundalo noon ng isang buong taon upang kumpunihin ang lahat ng mga sasakyan doon bago siya tuluyang pauuwiin noong 1946 sa kanyang home country na Italy. Sa pag-uwi ni Ferruccio sa Italy, isang malaking problema ang kanyang kinaharap. Ito ay ang kawalan ng trabaho dahil bagsak ang ekonomiya ng kanyang bansa noon. Napagdesisyonan niyang dumiskarte na lamang bilang isang simpleng mekaniko sa tabing kalsada. Naitatawid niya naman ng maayos ang kanyang pang-araw-araw, ngunit hindi siya satisfied sa sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Nakita ni Ferruccio ang estado ng ekonomiya bilang isang oportunidad. Napansin niya na hindi afford ng mga simpleng magsasaka na bumili at gumamit ng traktora matapos ang gera. Hindi lamang yon, ang presyo ng krudo ay umaangat rin mga panahon na yon. Para makabawi ang Italian government ay nag-auction ng mga military vehicle sa publiko. Gamit ng kanyang ipon, nakabili si Ferruccio ng isang murang British Morris engine sa isa sa mga auctions at minodify niya ito. Ang bagong design ni Ferruccio sa kanyang makina ay gumamit ng fuel atomizer technology. Para sa madaling explanation, gamit ang fuel atomizer, kahit na kailangan ng petrol para mag-start ang makina, magsiswitch ang makina sa diesel upang gamitin sa operasyon na ito. Kilalang murang alternatibo ang diesel noon pa man, kaya ito ang sagot ni Ferruccio para sa tumataas na gasolina noon. Dahil sa innovation at revolutionary na paraang ito, naipanganak ang unang model ng Lamborghini tractor, ang Lamborghini L33. Ngunit ang tagumpay na ito ay napalitan ng panibagong dilema sa kanyang buhay. Dahil saturated o marami ng kompetisyon pagdating sa mga tractor brands noon sa Italy. Isang halimbawa na lang ang sikat noon at go-to brand ng mga Italiano, ang Fiat. Kahit na bagito sa larangan, itinuloy ni Ferruccio ang pagmamarket ng kanyang mga traktora. Sa simula, siya ay nakakabenta ng isang traktora sa loob ng isang linggo nang siya lamang mag-isa. Bagamat mababa at mabagal, ika nga ng kasabihan, slow progress is still progress. Kaya matapos ang ilang panahon, ang kanyang agricultural machinery manufacturing business na Lamborghini Trattori na naitatag noong 1948 ay nagkaroon ng sariling factory at mga empleyado upang lalong palawigin at palakasin ang kanilang produksyon. Ngunit isang problema pa ang dapat lutasin ni Ferruccio. Upang makipagsabayan sa mga higante ng naturang industriya, kailangan pa niya ng karagdagang pondo para dito. Bagamat hindi sangayon noong una ang kanyang ama, ay to the rescue pa rin ito para sa blooming business ng kanyang anak. Pinayagan ng kanyang ama si Ferruccio na gawing collateral ang kanilang lupang sakahan para makapag-loan sa bangko. Isa itong malaking sugal na kailangang laruin ni Ferruccio dahil sa oras na malugi ang kanyang kumpanya, damay pati ang hanap buhay ng kanyang buong pamilya. Pero tila umaayon ang panahon at buenas para kay Ferruccio. Salamat sa suporta ng kanyang ama, mas lumakas pa ang Lamborghini sa produksyon nito. Dumating na sa puntong sariling makina na ang ginagawa ng naturang kumpanya kumpara dati na nagmo-modify lang sila ng kanilang makinang nabibili sa iba pang mga competitors. At may bonus pang buenas na dumating sa buhay ni Ferruccio. Tila icing on the cake ang binabang mandato ng Italian government noon. Nakasaad sa mandatong yon na ang isang Italian farmer na bibili ng Italian-made machinery ay makakatanggap ng ayuda mula sa kanilang gobyerno. Match made in heaven kung tutuusin. Dahil sa oras na ipinatupad ng naturang batas, lumubo ang demands para sa traktora na gawang Lamborghini. Hindi lamang hype ang dala ng Lamborghini, kundi pati ang top of the line quality. Para patunayan ito, nag-host ng track pooling competition si Ferruccio sa kanyang hometown upang patunayan kung anong brand ang pinakamatibay at maaasahan. At syempre, ang resulta ng kompetisyon ay umaayon sa Lamborghini tractors. Dahil sa dekalidad, mura at reliable na mga traktora nito. At dahil sa hype at subok na kalidad, naging isa sa top manufacturers ng traktora ang Lamborghini sa Italy noong mga panahon na yon. Matapos ang sunod-sunod na success, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpakambyo at nagpaiba ng direksyon ng buhay ni Ferruccio. Isang araw, habang pinag-e-eksperimentuhan niya ang kanyang Fiat Topolino para sumali sa isa sa pinakamalaking karera ng sasakyan sa Italy, ang Mille Miglia. Excited si Ferruccio na testingin at makipag head-to-head sa mga malalaking pangalan sa larangan ng karirahan tulad ng Alfa Romeo, Ferrari at Maserati. Ngunit disaster ang nangyari sa kalagitnaan ng karera. Habang punong-puno ng adrenaline dala ng thrill ng naturang karera,
nawala ng kontrol si Ferruccio at bumangga sa isang restaurant sa Finau, Turin sa Italy. Dahil sa insidente, tinapos ni Ferruccio ang kanyang racing career na ipinangakong hindi na muling sasali sa anumang karirahan ng sasakyan. Ang kasiyahan na nakuha niya sa pagkakarera ay agad niya namang napalitan ng kasiyahan sa pagkokolekta ng iba't ibang sasakyan, partikular na ang mga luxury cars na gawang Italy. Iba ang perception noon kapag gawang Italia ang sasakyan mo. Elegante, maporma, imahe ng pagiging perpekto ang pagmamayari ng isang Italian car. Ngunit para kay Ferruccio, katulad rin ng tao, walang sasakyang perpekto. Kahit ang kanyang pinakamagarang sasakyan na Ferrari 250 GT ay hindi ligtas sa pagsisiyasat nito. Noong early 60s, Ferrari ang simbolo ng karangyaan at tagumpay ng isang individual. Halos lahat ng mayayaman at mga celebrities noon ay may sariling Ferrari. Ngunit unsatisfied si Ferruccio sa kanyang Ferrari. Masyado raw itong maingay at maalog para sa kanya. Isang araw, nang masira ang clutch ng kanyang Ferrari, dinala niya ito sa kanyang talyer kasama ng isa niyang mekaniko at nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Ang clutch na gamit ng mamahaling Ferrari ay kaparehas lang ng clutch na gamit sa mga Lamborghini tractors. Walang sinayang na panahon at agad minodify ni Ferruccio ang clutch. Matapos na mapagana yon, agad na bumisita siya sa may-ari ng Ferrari na si Enzo Ferrari. Sa isip ni Ferruccio, gagawa niya ng pabor ang Ferrari sa pamamagitan ng pagsuggest sa kung ano ang tamang diskarte para maging mas reliable at smooth ang performance ng kanilang mga sasakyan. Ngunit tila naging Fast and the Furious ang tagpo ng dalawa. Ang isa sanang productive na meeting ay napalitan ng tila rap battle sa pagitan ni na Enzo at Ferruccio. Nainsulto si Enzo sa ginawang mga yapak ni Ferruccio. Tinitigan ni Enzo sa mata si Ferruccio habang balot ng galit at sinabi na hindi ko problema ang clutch. Ang problema ay ikaw dahil hindi ka marunong magmaneho ng Ferrari at sinisira mo ang clutch nito. Pero kahit na hindi pa nakakapagsalita si Ferruccio sa banat ni Ferrari, nag-iwan pa ito ng isa pang insulto at sabi, pabayaan mo akong gumawa ng kotse, asikasuhin mo na lang ang paggawa mo ng traktora. At tuluyan itong nag-walkout. Lubos na ikinagalit ni Ferruccio ang nangyari. Ang kanyang nirerespeto na katunggali ay binastos at pinahiya siya sa personal. At simula nun, napagdesisyonan ni Ferruccio na gagawa ng sariling sasakyan na babangga at magpapakain ng usok sa mga sasakyan ng Ferrari. At doon nagsimula ang Automobili Lamborghini noong 1963 sa San Agata, Bolognese, Italy. Pero para sa underdog na si Ferruccio, hindi madali ang landas pataas. At ika nga ng kasabihan, revenge comes with a price. Sasali sa isang auto show sa Turin noong 1963 ang Lamborghini upang isapubliko na sila ay papasok na sa industriya ng mga sasakyan at bantaan na may bagong kalaban ang higanting Ferrari noon. Ngunit 4 months bago ang naturang show, wala pang nabubuong makina ang model na kanilang isasali, ang Lamborghini 350 GT. Ngunit may ideya si Ferruccio. Nilagyan niya ng mga bricks ang hood ng sasakyan upang magmukhang may makina at inilak yon. Mabuti na lamang at walang nagtangkang tingnan ang makina kahit na napukaw nito ang karamihan ng mga bumisita sa naturang event dahil sa kakaiba at unique nitong features. Matapos ang event, matagumpay naman nilang na-manufacture ang naturang model at nakapagbenta agad ng 13 units. Kahit na nakapagbenta na sila ng 120 units matapos ang 2 taon ng kanilang pagpasok sa automobile industry, alam ni Ferruccio na hindi pa ito sapat upang ipakita kay Enzo Ferrari na nagkamali siya ng binangga. At habang busy ang Lamborghini sa paggawa ng bago nilang kotse, ang mga mekaniko at staff sa naturang kumpanya ay may inilulutong sekreto na gugulat sa mundo ng karera. Lingid ito sa kaalaman ni Ferruccio. Ngunit tagumpay niya nagawa ang kauna-unahang race car ng Lamborghini, ang Lamborghini P400. Pero tulad ng inaasahan, hindi sang-ayon si Ferruccio sa ideyang ito. Ngunit dala ng pangungulit ng kanyang staff, cost-effective na production at ang kanyang motibasyon upang matalo si Enzo at ang kanyang pinagmamalaking Ferrari sa industriya. So mang-ayon na rin siya sa paggawa ng race car na ito at dinatasan ng mga tauhan niya na mas husayan pa ang disenyo nito. Kahit na tila nangangapa, nakumpleto ang bagong model bago ang 1966 Geneva Motor Show, 2 araw bago ang event. At ang newly upgraded model na yon ay tinawag nilang Lamborghini Miura
na isa sa mga unang sasakyan na nakalagay ang makina sa likod. Naging patok sa mga tao ang kotse na ito at maraming nagsabi na ito na daw ang pinakamagandang supercar sa panahong yon, na talaga namang sampal sa mukha ni Enzo Ferrari. Ngunit kasabay ng tuluyang pamamayagpag ng Lamborghini ay siya namang paglaki ng problema nito. Una, noong 1973, oil crisis na nagresulta sa pagbaba ng demand ng mga traktora at sasakyan sa buong mundo. Pangalawa, naka-union ang kanyang mga trabahador kaya hindi niya maaaring tanggalin ang ilan sa mga ito upang makabawa sana sa gastos. Dahil sa paglobo ng expenses, walang nagawa si Ferruccio kundi ibenta ang kanyang kumpanya sa halagang $600,000 o $4 million sa value ng pera ngayon. Ngunit bagamat retirement life na ang pinagkakaabalahan ni Ferruccio matapos na ibenta ang kanyang kumpanyang Lamborghini, nakapagtayo pa rin siya ng isang matagumpay na wine business na Lamborghini Winery. Para naman sa kanya naiwang legacy na Automobili Lamborghini, na pagpapasapasahan ito ng mga malalaking kumpanya tulad ng Chrysler, Megatech at noong 1998 hanggang ngayon, napasakamay ito ng Volkswagen Group at tuluyang namamayagpag sa industriya ng luxury sports car na may kilalang models tulad ng Gallardo, Marcielago at Diablo na makikita sa iba't ibang video games, music videos at movies bilang simbolo ng karangian, kayamanan at kapangyarihan. At nakakatuwang isipin na nabuo ito dahil lamang sa isang insulto. Patuloy lamang ang buhay ni Ferruccio Lamborghini na walang ibang nasa driver seat ng buhay mo kundi ikaw mismo. Ikaw ang magdedesisyon kung saan ka liliko, kung kailan ka hihinto o kung kailan ka aabanting muli at aapak ng madiin sa silinyador. Tandaan, kahit na saan ka papunta, sa daan lagi ang mga mata at hawakang mabuti ang manibela. Dahil kapag humawak ka sa legs ng pasahero mo, baka ikaw ay mataranta, mawala ka sa focus, iba ang makambyo mo, at wag naman sana, baka sa ospital pa ang bagsak mo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba at mag-subscribe ka na rin. Suportahan nyo rin ang dalawa ko pang channels, ang Mr. Good Vibes Food and Travel at Mr. Good Vibes Shorts 2.0. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.